Mapagpalang araw mga bata, ako si Teacher Micheline ng Ordoneta 1 Central School. Ngayong araw ay babasahan ko kayo ng isang kwento na pinamagatang Ang Sapatos ni Mommy. Kwento ni Segundo D. Matias Jr. Guhit naman ni Cara Dandan Albano. Wow! Ang ganda ng t-shirt ng kalaro kong si Totet. Si Spider-Man ang nakadikit doon. Nagpabili nga ako kay Mommy. Siyempre, dahil mahal ako ni Mommy, ibinili niya ako noon. At mas magara pa dahil kumikinang iyon, hindi kagaya ng kay Totet. Teka, Linggo na naman. It's mom time! At siyempre, sa time zone muna kami. Zoom! Bang! Bang! Kung di yung kotse na animo ako ang nakasakay, ay yung baril na malaki ang gusto ko. Si ate naman, wala nang ginawa kundi magsayaw ng magsayaw sa dance machine. At laging mataas ang score niya. At siyempre, ako rin. Nauubos namin ang perang ibinibigay ni Mommy kasi sinusulit namin ang paglalaro namin. Siyempre, kakain kami pagkatapos sa Jollibee! Yehey! Chicken Joy ang paborito namin ni ate. Kain kami ng kain hanggang sa mabusog kami. Pero, bakit itong si Mommy hindi umu-order ng sarili niyang pagkain? Sige lang, kumain lang kayo, busog pa ako. Lagi niyang katwiran sa amin. Pero teka, bakit pagtapos na kaming kumain ay kinakain naman niya ang natira namin ni Ate Chi? Itong si ate, kung ikukumpara sa akin ay mas mausisa. Bakit iyong tira namin ang kinakain mo, Mommy? Yung ayaw namin party ng chicken ang kinakain mo. Yung wings, na puro buto pa. Tanong niya minsan. Ito kasi ang masarap. Sagot ni Mommy. Biglang tumawa itong si Ate Che. Bumulong pa sa akin. Masarap daw yun. Ipuro buto naman. Walang lasa. Hindi ko naman maiwasan ang pagtawanan din si Mommy. Ewan ko ba? Tuwing magtutungo kami sa mall, lagi na lang dumadaan si Mommy sa isang tindahan kung ano-ano ang itinatanong. Hindi ko na maintindihan ang iba. Minsan, magsusukat. Pero, hindi naman pala bibili. Hoy! At naiinis na yata ang sales lady sa kanya. Kaya, ayun, kung di sa ukay-ukay, ay sa divisorya siya bumibili. Walang aircon sa ukay-ukay. Masikip ang mga daan at maraming tao sa divisorya. Kaya, hindi na niya kami isinasama roon. Magulo raw at maingay. Pero bakit nagtsatsagang magtungo ang mami ko roon? Bakit hindi na lang siya sa mall mamili? Dahil napakapihika ni mami, naisip ko, wala siyang nabibiling damit o sapatos. Kasi, isang pares lang ang sapatos niya at tatlo lang yata ang blusa niya. Linggo na naman. Siyempre, sa mall ang pasyal namin. Nagpabili ang ate ko ng mga bagong damit ng Barbie doll niya. Ako naman, yung helicopter na kagaya ng sa kaklasiko, the remote. Lipad dito, lipad doon, ang gara. Zoom! Bang, bang! Time zone uli. Chicken Joy uli. Itong si Mommy talaga, hindi na naman umorder. At yung mga tira lang namin ang kinain niya. Dumaan na naman kami sa tindahan ng sapatos. Hindi na naman siya bumili. Hihintayin daw niyang mag-sale. Wow! Tatlong araw na lang at birthday ko na. Mommy, ang gusto ko sanang iregalo mo sa akin para sa birthday ko, yung PSP. Maraming games iyon. Pakiusap ko kay Mommy. Luigi, anak, sobrang mahal yata nun. Tugon niya.
Siyempre, nalungkot ako. Pero, mahal na mahal talaga ako ni Mami. Dahil, ibinigay niya ang healing ko. Yay! Nakangiting ibinigay sa akin ni Mami ang PSP. At niyakap pa niya ako. Ang gara ng PSP ko. Bagong-bago. Ipinagyabang ko ito sa mga kalaro ko at mga kaklase ko. Isang araw, matutulog na sana kami ni ate nang marinig namin kausap ni Mami si Tita Letty. Bakit kasi hindi ka bumibili ng bagong blouse at sapatos? Lagi na lang iyan ang suit mo. Baka akala ng mga tao, hindi ka nagpapalit. Sabi ni Tita Letty, "Naku, Letty, hindi ka pa kasi nagkakaanak." Tugon ni Mami, "Kapag mami ka na, yung mga gusto at mga ipinabibili ng mga anak mo, ang uunahin mo, hindi yung para sa sarili mo." "Ha?" Bulalas ni Tita Letty. Pareho kaming napanganga at nagulat ni Ate Chi. Minsan, kahit gustong gusto ko ng kumain, sila na muna ang pinapauna ko. Mas masaya ako kapag nakikita kong masaya sila. Di bali na ako, sila ang kaligayahan ko. Hindi ako nakainig. Hindi rin nakapagsalita si Ate Chi. Linggo na naman, time zone at Jollibee ulit. Muli, dumaan kami sa nagtitinda ng sapatos. Natuwa si Mami nang makita niya ang karatulang sale sa bintanang salamin ng tindahan. Kaya, kaagad siyang pumasok doon at iniwan kami sa labas. "Naku, misis, wala na pong stock yung lagi ninyong isinusukat eh." Salubong ng sales lady kay Mami. Mula sa pinto, nakita kong nalungkot ang Mami. Paglabas niya, sumalubong kami ni Ate Chi sa kanya. "Mami! Mami!" Tawag ko sa kanya. Hindi niya yata ako narinig. Umarap ako sa kanya. Marahan kong iniabot ang isang kahon sa kanya. "Mami, happy birthday!" Nabiglang Mami ko. Ang hindi niya alam, hindi naman kami naglaro sa time zone. Binili namin ni Ate Chi ang sapatos na gustong gusto niya. "Birthday? Mami," sagot ni Ate Chi, "di ba birthday mo po ngayon?" Napayakap sa amin si Mami. Mahigpit, ewan ko. Pero narinig ko siyang suminghot. Umiiyak siya. "Mami, bakit?" Tanong ko. "Nakalimutan ko. Birthday ko nga pala." "Ano? Nakalimutan ni Mami ang birthday niya. Salamat. Salamat mga anak." Noon ko naisip, kami nga ang number one sa kanya. Kaming mga anak niya. Dahil kami ang laging naman ng kanyang isipan. Minuminuto, oras-oras, araw-araw, sa lahat ng panahon. At dito nagwawakas ang kwento. Sana naibigan nyo ito mga bata. Paano mga bata? Magpapaalam na ako. Paalam!